Nakipagkulitan si Dwight Howard sa kanyang World Smile Tour, bigay ni Superman ang saya sa mga Pinoy fans samantalang gustong ipaglaban ni Justin Gutang ang titulo ni Renz Abando bilang hari ng dakdak sa Korea. Inialay niya ang kanyang laban sa isang PBA legend. So eto na nga mga idol, recap tayo sa naging masayang journey ni Dwight Howard sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Putok sa social media ang kanyang revelasyon na nais nga niyang maglaro sa PBA at Converge ang isa sa koponan ng PBA ang nagkakaroon ng interest kay Dwight Howard. If ever daw mga idol ay aayusin at lalakarin daw ito ng team sa PBA. Ayon sa ating research mga idol, inaasahan daw ng Converge na makuha si Howard sa liga, especially sa team. Imagine kung merong ex-NBA player na katulad ni Howard sa Converge, ay magandang bagay at magiging malaking pakinabang din daw ito sa liga. Huwag naman sanang ibaba pa ng PBA ang height limit ng mga import from 6 foot and 9 inches to 6 foot and 7 inches. Pero I think mga idol na hindi ito gagawin ng PBA dahil ikakaganda talaga ng liga kung makapaglaro si Howard sa Pilipinas. Ayon kay Delta Pineda na inutusan na daw niya ang team manager ng Converge, Jacob Lau, na sukatin ang tangkad ni Howard sa paraang kung paano ginagawa ng PBA para magkaalaman na daw. Nakasalamuha din mga idol ni Howard ang ating pambansang kamao. Inaya pa nga niya ng 3-point contest si Manny Pacquiao at nakipag face-to-face fighting stance pa. At syempre kabilang sa nakasama niya ang one of the best vlogger dito sa Pilipinas, si Nakong TV at si Waldo. Dala ni Dwight Howard ang saya at ngiti sa mga Pinoy fans sa kanyang World Smile Tour. Tuwang-tuwa din mga idol ang kanyang mga teammates sa dance move ni Howard. At ang pinakamagandang ginawa ni Howard so far ang gamitin ng almost 15 years old ng kanta ng Sponge Cola na Puso. Ginamit ito mga idol ni Howard bilang background music ng kanyang video compilation sa kanyang nag-event dito sa Pilipinas. Check it out mga idol sa ating comment section. Samantalang isa sa inaabangan sana ng mga fans ni Renz Abando ang KBL All-Star Dunk Contest para sa kanyang pagdepensa ng titulo bilang hari ng dakdak sa Korea. Pornada mga idol dahil sa unexpected na trahedya sa laban nila sa regular season ng KBL. Pero isa pang Pinoy ang qualified sa contest at walang iba kundi si Justin Gutang. Showtime mga idol si Gutang sa contest. Isa sa moves na pinakamagandang ginawa niya ang 360 degree 200 dunk. Pinanggigilan ni Gutang ang ring, mala Spider-Man ang datingan. Alay niya daw ito mga idol sa one of the legend ng PBA na si Arwin Santos. Perfect score mga idol ang nakuha niya sa qualifying. Another take si Gutang para sa finals ng contest. Isang mintes lang mga idol, 3 perfect 10 and 9 points from the judges. Yun nga lang, talo si Gutang at nakuha ni Paris Bass, import ng Sonic Boom, ang titulo bilang bagong hari ng dakdak sa Korea.